Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sa pagtutok ng baril ni Avel kay Cesar ay dumating na rin si Marisa na may usapan sila ni Cesar na magkita. At pumiglas si Cesar sa pagkahawak ni Avel na sinabi, "Bata, sa susunod na rematch." Samantala si Gabriel ay humahangos na sinisigaw ang pangalan ng mga bata pero nadismaya siya nang malapitan na hindi sila Jake at Hope ang nagpapalipad ng saranggola. Samantala si Cesar at Marisa ay nag-uusap na. Sinabi ni Cesar na kailangan siya kumbinsihin ni Marisa na tinatraidor itong si Cesar ni Elise at Belen. Kaya nasabi ni Marisa na mukhang naiba ang ihip ng hangin. Dagdag ni Cesar ay itinanong si Marisa kung ano ang mapapala niya mula kay Marisa kapag trinaidor niya ang mag-ina Elise at Belen. Hindi sa akin madapating na ang mga dokumento na naglalaman ng lahat ng anomalihan na ginawa ko sa organisasyon. Kung ilalagay ko sa inis, ibibigay ko sa iyong ebidensya. Kaya nasabi ni Cesar, tempting, pero pag-isipan niya pa raw ito. Binalaan ulit ni Marisa si Cesar na kahit dulo ng daliri ng pamilya nito ay wag na wag kantihin ni Cesar. Samantala si Hope ay naglalaban ng mga damit at pinapapilisan si Jake dahil pag lumubog na daw ang araw ay hindi matutuyo ang mga nilabag. Kaya nasabi ni Jake na nagawa ni Hope buo itong mag-araw. Na halos hindi makapaniwala na marunong si Hope na nang magtrabaho sa loob ng bahay. Samantala si Belen at Cesar ay nag-uusap na sinabi ni Cesar na bakit budget ng labor ang tapyasan dahil kung magwelga ang mga manggagawa ay mapipilayan ang kumpanya. Sagot ni Belen na sila na ngayon ang major stockholder kaya ang desisyon ay sa kanila magmula. Kontra ka din lang, pwede kang resign. Ako na ang bahala sa version ng organization ninyo. Lalaglag mo na ba ako? Malalahanan ang kita na kami ang kalyado mo. So don't go against the flow. At sinabi ni Cesar na "Oo naman, madam. Maliwanag pa sa sikat ng araw kung saan dapat ako susuong." Samantala, grabe ang lungkot at dismaya ni Gabriel na halos napaluwa na ito na sinabi kay Elise na akala niya si Jake at Hope ang nagpapalipad ng saranggola at nasabi ni Elise. Yung pakiramdam na, meron kang bagay na gustong-gusto pero hindi mo makuha. At pinapanatag ni Elise si Gabriel na mahanap rin nila si Hope, pati si Jake. Samantala sa bahay nila Lula Oring ay pinapayuhan ng dalawa Jake at Hope na kung anuman ang pinag-aawayan ng kanilang mga magulang ay dapat nila itong ayusin at hindi dapat takasan. At ikinuwento nito ang istorya ng alibughang anak sa Biblia. Saad ni Hope sa kaso nila ni Jake at Hope ay magulang nilang nag-aaway. At saad pa ni Lula Oring na bilang mga anak ay hindi dapat talikuran ang mga magulang dahil sa kanilang pagkakamali. Mahalin habang nabubuhay at suportahan ang kanilang mga pagbabago na kailangan gawin na hindi dapat nag-iwanan. Samantala, si Gabriel ay pilit inalam ang mensahe sa email na noong pinadala ni Jake. Samantala, si Hope ay tinatanong si Jake kung kailangan na ba nilang bumalik. Sagot ni Jake kung magkaayos na ang pamilya nila, otherwise umalis sila na wala ring nangyari. Kaya kailangan nilang makibalita. Samantala sa pamilya ng mga Villarosa ay pinag-uusapan ang warning ni Jake na huwag pagkatiwala si P.O. Tropper sa Senyadosa Building sa pagsabog ng balita tungkol sa mga bagong batas o patakaran na pinapatupad ni Belen ay gumagamit ng mga fake na pangalan itong empleyado para magko-comment. At nakarating ito sa kaalaman ni Elise. At si Marisa ang pinagbibintangan na naman kaya nag-release siya ng statement. At sinabi ni Elise na ang mga aligasyon ay propaganda. Samantala si Tuti ay tinawagan si Marisa. Pinibigyan ko na nga silang lahat sa share sa kumpanya. Kami ka naman dito. Isasakala nila at kakalat kayo pa rin nilang pangalan ko sa problema ng kumpanya nila. Standing agent ko tiwalahan na tayo ng statement. Si Chona naman ay pinuntahan si Marisa sa kondo upang ibalita na magkaka-layoff yata sa may Senyadosa. At pag-alis naman ni Chona ay nag-release na ng statement itong si Marisa. Samantala,
Samantala, si Salverio ay sinabi na kay Belen na si Chona ang espiya ni Marisa na lagi niya itong nakikita sa La Sierra. Kaya sinabihan siya ni Belen na may pabuya siya at inuutusan na manmanan si Cesar para patunayan na tinatraidor siya nito. Habang si Cesar ay patuloy na gumagawa ng email, ang lista ng kasapi ng organisasyon mula sa pinakamatagal hanggang sa baguhan. Sina Jake at Hope ay pumunta naman sa computer shop para mag-open si Hope ng secret account nito at nakita na walang pagbabago ang mga magulang sa kanilang pag-aawayan. Samantala, si Belen ay inilabas ang listahan ng mga tao sa kumpanya yung dapat manatili at si Chona ay hindi nakita ang pangalan doon. Si Hope naman ay nakigamit ng phone para tawagan si Charity Faith dahil mapagkatiwalaan niya ito. Sabay-bati sa kanyang kaarawan at ipinaalam na okay sila pero hindi sinabi ang lokasyon nila. Habang si Red ay naririnig ang usapan nila Charity at Hope na na-trace kung saan sila Jake at Hope. Samantala, si Cesar ay patuloy na gumagawa ng email. Sa walang ulang lahat ng operasyong nangyari at patuloy na nangyayari, kung bibigyan niyo ko ng immunity bilang isang whistleblower, ang alam ko ang nangyayari ng money laundering organization sa pamamagitan ng Senetosa at na lahat ng transaksyon ito ay aprobado ng nangyayari ng kumpanya na si Liz Senetosa, Linya Rosa. At tuloy ang inisend na ito at sinabi na, ngayon, antayin natin ang susunod na kabanata na napatawa itong si Cesar. Samantala, si Red ay tinawagan si Cesar na sinabi alam na ang lokasyon ng mga bata. Kaya pinapasend rin ni Cesar ang lokasyon ng mga bata dahil pupunta siya. Dahil daw sabi nito, baka daw pumalpak na naman daw itong si Red. Samantala, sinabi rin nila Charity Faith, Alfred at Nanay Lucing kay Gabriel na nakausap nila si Hope. At sinabi ni Alfred na pwede niyang i-trace ang lokasyon ng dalawa sa pamamagitan ng phone na ginamit ni Hope. Maya ng konti ay tumawag si Elise na tinatanong kung nasaan si Gabriel. Isang ka? Hindi ko naman yung kasama kung itingin action? Ilang ba tinatanong? Sa ginawang email ni Cesar, ito kaya ay tinawag ni Elise kay Gabriel? Maunahan ni Cesar si Gabriel kaya sa mga bata. Ano ang idudulot ng napakasalimuot na pangyayaring ito sa kay Marisa at Elise? Team Elise ka ba o Team Marisa? Laban sa huling dalawang linggo, mga kapatid. Mabuhay! Pag hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, please subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa aking next video. Thanks for watching!